tumayo po ang lahat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Buksan aking puso't isipan, pagsalansan ko'y aking kinikilala, patawarin niyaring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nagmamagandang loob na sa iyong pagpapala kami mapuspos. Kaya't ihanda mo kaming kamtin ang iyong alindog sa langit. Pakundangan sa pagbabago sa luma naming ugali ipinalit sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, ang mga tao ay nagkaisang parusahan ng kamatayan si Susana. Dahil dito, malakas at umiiyak na sinabi ni Susana, "Diyos na walang hanggan, nalalaman mo po ang lahat ng lihim at nakikita ang lahat ng bagay bago pa mangyari. Alam mo pong walang katotohanan ang ibinibintang nila sa akin. Hindi ko ginagawa kailanman ang ipinararatang nila sa akin. Bakit ako kailangang mamatay?" Dininig ng Diyos ang kanyang dalangin. Nang si Susana ay dinadala na sa pagpapatayan sa kanya, isang binatang nangangalang Daniel ang malakas na tumutol. Ayokong mapabilang sa magbububo ng dugo ng babaeng ito, sabi niya. Tinanong siya ng mga tao, "Ano ang ibig mong sabihin, binata?" Lumapit sa unahan ang binata at nagpatuloy sa pagsasalita. "Mga Israelita, hangal ba kayo at hinatulan ninyo ang babaeng ito
nang di muna sinisiyasat at maingat na sinasaliksik ang katotohanan, kailangang ulitin ang paglilitis. Walang katotohanan ang katibayang inilahad ng dalawang iyan. Nagdudumaling bumalik ang mga tao. Sinabi ng mga pinuno, Daniel, yamang binigyan ka ng Diyos ng karunungan gaya ng sa isang matanda. Halika at sumama ka sa amin sa paghatol sa usaping ito. Pagkatapos, nagsalita si Daniel, paglayuin ninyo ang dalawang hukom at magkahiwalay ko silang sisiyasatin. Nang mapaglayo na sila, tinawag ni Daniel ang isa at sinabi, matandang walang pinagkatandaan, inilalantad ka na ng maraming kasalanang ginawa mo. Hindi makatarungan ang mga hatol na iginagawad mo. Pinarurusahan mo ang walang kasalanan at pinalalaya ang talagang nakasala. Di ba sinabi ng Diyos, huwag ninyong parurusahan ng kamatayan ang walang sala? Kung talagang nakita mo ang ipinararatang mo sa babaeng ito, sabihin mo sa amin, sa ilalim ng anong puno sila nagtatalik ng matuptop ninyo. Sumagot siya, sa ilalim ng punong hati. Sinabi ni Daniel, ah, gayon, buhay mo ang kapalit ng iyong sagot, pagkat ibinigay na ng Diyos sa kanyang anghel ang parusa mo at hahatiin ka sa dalawa. Inilayo siya roon at ipinatawag ang kanyang kasama. Paglapit nito, sinabi ni Daniel, ikaw naman, anak ni Kanaan, hindi ka tunay na Hudyo. Binihag ng alindog ng babae ang iyong isip at inalipin ng kahalayan ang iyong puso. Alam na namin ngayon ang ginagawa mo sa kababaihan ng Israel. Tinatakot mo sila para pagbigyan ang iyong kahalayan. Subalit, narito ang isang babae ng Huda na hindi natakot sa iyong kaimbihan. Sabihin mo, sa ilalim ng anong puno ninyo nakita ang inyong pinagbibintangan? At sumagot ang matanda, sa ilalim ng punong putol. Ah, gayon, paklit naman ni Daniel, buhay mo ang katumbas ng kasinungalingang ito, pagkat naghihintay na ang anghel ng Diyos upang putulin ka sa pamamagitan ng tabak. Dahil dito, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng nakasaksi at nagpuri sila sa Diyos sapagkat inililigtas niya ang mga nagtitiwala sa Kanya. Binalingan nila ang dalawang hukom matapos patunayan ni Daniel na sila'y nagsisinungaling at nanumpa ng di totoo. Hinatulan silang mamatay. Ayon sa kautusan ni Moises, ang nagparatang ng di totoo ay siyang lalapatan ng parusang nakatakda sa kasalanang ipinaratang niya. Naligtas nga sa kamatayan ang isang taong walang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Panginoon, aking pastol, di ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling.
at sangayon sa pangako na kanyang binitawan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi mananahan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sinabi ng poong mahal, di ko nais na mamatay ang mga makasalanan. Nagbabagong kalooban upang sila ay mabuhay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinaumagahay, nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Noo'y dinala sa kanya ng mga iskriba at ng mga pariseo ang isang babaeng na huling nakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuling sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay at ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo?" Tinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus. Kaya't sila'y tinignan niya at sinabi ang ganito, "Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at sumulat sa kanya. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis. Simula sa pinakamatanda, walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tinignan siya ni Jesus at tinanong, "Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa
sa ating pagbasa ho, maganda ho mapansin ang dalawang babae. Sa unang pagbasa ho, si Susana, na bakit ho siya nais, bakit ho siya nakatakdang mamatay? Bakit? Kasi siya po ay kinasuhan ng dalawang hukom sa ating unang pagbasa na siya ay nahuli nilang nakikipapid. Pero ang totoong kwento ho, yung dalawang hukom ay pagnanasa kay Susana. At dahil hindi ho sila makaporma sa kanya, ginawan nila ng kwento. Ginawan nila ng chismis si Susana. Sa ating ebanghelyo, ang babaeng ito ay nahuli ng mga pariseo, nakikiapid. Dinala kay Jesus. Kay Susana, lumitaw si Daniel. Si Daniel na nagpatotoo at ipinagtanggol si Susana. Naranasan ni Susana ang pagtatanggol at pagkalinga ng Diyos sa buhay niya. Na inilayo siya sa mga taong gumagawa ng kwento tungkol sa kanya. Iniligtas siya sa mga taong gumawa ng chismis sa kanya. At yung mga nagkakalat ng maling balita, sila ang naparusahan. Oh, sa mga mahilig humanchismis dyan, basahin niyo ulit ang unang pagbasa. Pinarurusahan ng Diyos ang taong nagkakalat ng maling balita sa kapwa niya. At iniligtas ang taong matuwid at nagtitiwala sa kanya. Sa atin ng ebanghelyo, ang babae namang ito ay naranasan ang pagliligtas din ng Diyos. Pagliligtas ng Diyos mula sa kasalanan. Bagamat siya ay nagkasala, tinanong siya ni Jesus, nung wala na yung mga tao magsasakdal sa kanya at isa-isang nag-alisan, tinanong siya ni Jesus, nasa na sila? Sabi niya, wala na ho. Ang sagot ni Jesus sa kanya, hindi kita parurusahan, umuwi ka na at huwag ka nang magkasala. Inaalokan siya ng Diyos ng muling pagbangon. Binigyan siya ng muling pagkakataon na tuwirin ang pagkakamali niya. Na lumakad nang may dala ang pagpapatawad ng Diyos. Kaya ho, sa ating mga pagbasa, may kita po natin ang dalawang galaw ng Diyos sa buhay natin. Siya na nagtatanggol sa atin, siya na nagkakalinga sa atin, at siya din ang nagpapatawad sa atin kung tayo ho ay nagkakamali. Kaya po, nariyan ho ang sakramento ng kumpisal, na saan ay naranasan natin ang awa at pagpapatawad ho ng Diyos. At higit sa lahat, naranasan natin dahil sa pagpapatawad ng Diyos ay ang kanyang matinding pagmamahal para sa atin. Kaya mayroon awa at pagpapatawad ng Diyos sa atin, nakaugat yan dahil minamahal niya tayo. Lubos ang pagmamahal ng Diyos sa atin, kaya pinatatawad niya tayo, kaya kinahahabagan niya tayo, dahil hindi marurok ni ang ating isip ang tindi ng pagmamahal ng Diyos sa atin. At patuloy ho tayong inaanyayahan na lumapit sa Kanya, damhin at maranasan ang Kanyang awa at pagpapatawad. Ang Diyos ay naghihintay sa atin ng ating paglapit sa Kanya. Tumugon tayo sa Kanya. Lumapit tayo sa Kanya. Huwag tayo mahiya dahil lubos niya tayong minamahal. Amen. Tumayo po ang lahat.
Minamahal ko mga kapatid, naalala natin ang paghahabag ni Jesus sa babaeng nakiapid. Tumawag tayo sa Kanya sa ating pangalan. Nakatitiyak na tayo rin ay Kanyang kahahabagan. Ang ating itugon, Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga napalayo sa Diyos dahil sa kasalanan, naway makaranas ng mapagmahal na habag ng tagapagligtas, manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Atin nawang iwasan ang paghatol sa iba at sa halip ay tignan ang ating sariling buhay sa mata ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga may mabibigat na pasaning dala ng kahirapan at alalahanin, naway maunawaan na hindi sila iniiwan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga nagdurusa dahil sa maling hatol, naway patatagin ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming maging mapagpatawad sa mga taong hindi maganda ang pakikitungo sa amin. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa'yo ang aming handog. Ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, ito pang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, kaming gaganap sa banal na paghahain, ay buong galak nawang makaharap na may kadalisayang angkin upang ang bunga ng aming pagtitiis ay maipamalas namin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Napawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay. Sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus nagtagumpay ang ipinakong Kristo.
Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo.
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pasanin ay akin.
gagaanin. Halina, kaibigan, lumapit sa akin. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating ikalimang Lenten Recollection sa darating na March 28, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan. Ang ating pong tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Rufino C. Sescon Jr., ang ating pong rector at parish priest. Maraming salamat po. Patuloy pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangan sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa piging ng iyong pagpapala, ay pamalagiin nawa nitong walang hilig na masama, at sa gayoy maliksin naming masundan ang yapak ng halimbawa ni Hesu Kristo, ang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglayang kapayapaan ng poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Hesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Hesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.